Magandang araw mga Tagigenyos, ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama po natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat SK Beng. Ngayong araw, ihahatid namin sa inyo ang mga balita at update sa mga programa at aksyon na handog ng lokal na pamahalaan para sa mga Tagigenyo. Una na rito ang naganap na pamamahagi ng pamahalaang lungsod ng mga bisikleta sa ating mga masisipag at maaasahang frontliners noong 15 ng Hulyo, araw ng Miyerkules. Ang mga bisikleta ay hatid ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CEDSU upang magsilbing alternatibong transportasyon at maibsan ang hirap sa pagpasok sa trabaho ng mga health workers. Higit sa lahat ay upang masiguro na kanilang magagampanan ng mas mahusay ang kanilang mga tungkulin. Ito ay kaakibat sa naipasang bike-friendly Taguig Ordinance noong 1 Hunyo at bilang hakbang patungo sa pagpapanatili ng makabuluhan at malusog na pamumuhay sa ating lungsod. Dahil bisikleta ang isa sa mga pangunahing gagamitin ng nakakarami bilang alternatibong transportasyon, may mga itinalagang lugar kung saan maaring mag-park ng bisikleta ang mga health workers, bike lanes na magsisilbing ligtas na ruta, at bike patrol upang maiayos rin ang kalagayan at maging ligtas ang mga gumagamit ng bisikleta sa ating lungsod. Itinatag din ng Taguig ang Active Transport Office na nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa mga malls at iba pang establishmento upang maglagay ng bike racks sa kanilang mga empleyado at mga mamimili. Gayun din ang pagsasagawa ng mga programa upang magbigay insentibo o subsidy sa mga nais na lumipat sa pagbibisikleta bilang pamamaraan ng transportasyon sa pagpasok sa kanilang trabaho at pag-uwi ng kanilang mga tahanan. Maliban sa pamamahagi ng mga bisikleta, pagtatalaga ng bike lanes at pagbibigay ng libreng face mask, ang lungsod ng Taguig ay namimigay din ng tubig at pagkain para sa mga siklista at mga individual na nagja-jogging o nag-e-ehersisyo sa kahabaan ng Bayani Road tuwing weekend. Ito ay sinasagawa ng lokal na pamahalaan upang mapawi ang pagod ng mga siklistang Tagigenyo sa pagpapanatili ng kanilang malusog na pamumuhay. Hinihikayat ang bawat mamamayan na patuloy na suportahan ang bawat programa na hatid ng lokal na pamahalaan para sa mga Tagigenyo. Para naman po sa updates ng ating training and enrichment courses from Taguig Online Campus o TechTalk, ayon po sa Registrar's Report, mayroon na pong total enrollees na 7,622. Nakapaloob po dito ang 6,643 total registered accounts issued with access code. Samantalang 3,068 naman po ang mga users who already completed their courses at 979 naman ang for verification. Tungkol naman po sa ulat ng mga violations, as of July 18, 2020, may naitala po tayong mga violations ng RA 9165 and RA 11332 na isa, Article 151 of RPC and BP6 na isa, at Curfew for Minors na 16 na may kabuuang 18. Para naman po sa pinaka-latest update ng mga COVID cases sa ating lungsod, nakapagtala po tayo ng confirmed cases na 1,729, mga recovered cases na 711, mga nasawi na 24, at actively being monitored cases na 994. Ang PCR test po na isinagawa ay umabot sa 20,070. Sa 994 na mga active cases, 506 o 50.9% sa mga kasong ito ay mula sa mga lugar na inilagay sa localized quarantine at nagsagawa ng agresibong testing. 112 sa 1,200 na mga tinest mula sa Purok 5 and 6 ng Barangay Lower Bikutan at 394 sa humigit kumulang na 700 workers sa isang construction site sa BGC. Ang mga lugar na ito ay kasalukuyan na pong contained na. Nakapagtala ang Taguig ng 40 na bagong confirmed cases ngayong araw. Ang mga bagong kaso ay mula sa Bagong Bayan na isa, Lower Bikutan, isa, Tuktukan, isa, Ususan, tatlo, Port Bonifacio, 13, North Daang Hari, siyam,
Pinagsama, 4. South Daang Hari, 1. South Signal, 2. Upper Bikutan, 1. At Western Bikutan, 4. Maraming salamat po sa inyong masugid na pagsubaybay at manatili po tayong maingat at ligtas. Maraming salamat sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Tagig Daily Report. Para sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang na bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.